Good afternoon. Probably to begin the briefing, I will have Undersecretary Nicholas T. Inform you about the latest in the Pasay City and Las Piñas, no? Pasay City cases, no? On the Pogo raid. Nick. Hello, good afternoon. Just to report the latest status of the Pasay Pogo operation conducted by the interagency team. As of Tuesday, the Office of the Prosecutor General released a resolution, released an inquest resolution for the more than 100 individuals, both foreign nationals and Filipinos, who were presented for inquest. Just to summarize the result of this inquest resolution, the Chinese nationals who were subjected to inquest were all charged with violation of the Securities Regulation Code. The Filipinos who were initially charged with cybercrime, core cybercrime, they were referred for further investigation, so they were able to go home to their families, but pending continuation of the investigation. The reason for the referral for further investigation is that the evidence that will be used against these Filipinos who are facing cybercrime charges need to be subjected to forensic pa by our Office of Cybercrime and the other agencies who are assisting them. So obviously this process will take a couple of days, and we will need to present that evidence to the prosecutors for them to continue with the preliminary investigation to determine if indeed these Filipinos should be charged with violation of core cybercrime. As a result of the inquest resolution, I understand that PAGCOR already canceled the registration of Rivendell, not just the Pogo in Pasay, but also sister establishments of Rivendell located in the country. I understand there are two more establishments whose licenses were canceled. Finally, we had a habeas corpus petition that was heard earlier today in Pasay City, and I understand around 15 Chinese nationals asked to be released on the basis of the petition. But for this petition, there was a united opposition brought about by the different member agencies who were impeded. This includes the DOJ, the PNP, NBI, PAOK, and the Bureau of Immigration. And for this case, there was a win by the state. There was a denial of the petition for habeas corpus by these Chinese nationals who asked to be liberated. Other developments include the collaboration between DOJ and the telcos for the investigation of the possible violation of the SIM registration app, which I understand our secretary already updated you on a few days ago. Side by side with that, we had a meeting yesterday with some of the payment service providers. This includes GCash and PayMaya, as well as the AMLC, to determine this other aspect of the operation, which is the use of payment systems, particularly GCash, to facilitate the operations of these POGOs. So those, in a nutshell, are the several updates for the Pasay POGO operation. Okay, thank you. Okay, that's the first matter. Second matter is the matter of the filing of cases against Congressman Teves and several others in court about the three murders that happened in 2019. The victims being Michael Dungog, a former provincial board member and former NBI agent, who was killed in Negros Oriental on March 25, 2019. Lester Bato, former bodyguard, a bodyguard of former of a mayoralty candidate who was killed May 26, 2019, also at Negros Oriental. And Pasita Libron was shot and killed while riding a motorcycle along in Bayawan City, Negros Oriental. So with this, the filing of border cases against Congressman Teves and company has started already. This is in court, huh? This is after preliminary investigation. Mm-hmm. Sir, kailan po natin ito na-file at ano po yung nakitang basihan po ng
Well, there's a lot of evidence that was gathered. This took how many months of preliminary investigation? So, sorry, May 41st hearing. So, almost 4 months of preliminary investigation before this was filed. So, what we have here is really cases where eyewitnesses and persons, there were, well, some of them are even co-conspirators. I don't know, are they, were they witness by co-conspirator? Yes, so basta yung isa sa mga may alam talaga ng pangyayari ay talagang tumistigo na itong mga to ang may kinalaman sa pagpatay ng tatlong tauhan na bilanggit natin. Sir, bahagi na ito nung tinatawag natin na mga operasyon ba nung terrorist group? Kasama na to sa mga ginawang pagpaslang sa loob ng Negros Oriental na nakapagbigay pananakot sa mga tao mula nung sa mahabang panahon. Mahabang panahon na kasi natatakot, maraming natatakot dito sabagkat ang pagpatay ng mga tao sa larangan ng politika o kaya't ano pa mga dahilan ay napakarami talaga nangyayari na. At isa na to, itong tatlong kasong ito ay kasama sa mga bagay na nagbigay takot sa lahat ng tao sa Negros Oriental. Okay. Sir, kailan po natin na-file yung mga kaso at saan po pinahin? Doon na po ba sa Metro Manila? Or doon sa Regional Trial Court na, no? Sa Manila, RTC Manila. Ang nag-file po ay dito na sa atin, sa NPS, National Prosecution Service. Kailan? It's about to, lumabas pa lang ang resolution, so baka ko di na-file ngayon, baka sa Lunes. Sir, other topic na sir, okay lang po ba? Sir, this morning, nakausap niyo po si DG Katapang. Ano po yung nireport po niya sa inyo? May bago kasi kaming na-appoint ng Deputy Director General na isang tao na mahusay. At sinabi ko sa kanya na ito ang kanyang bigyan ng mga trabaho na kinakailangan para maiayos namin ang sistema sa loob. At para maimbisigahan din yung mga maling nangyayari sa loob ng Bucor. At isa yan, at may mga bagay pa kami pinag-usapan tungkol sa personnel, sa mga tao na naroon sa Bucor, na marahil ay nagkakaroon ng mga problema ngayon. Sapagkat maraming milagrong nangyayari at ito naman ay ayaw nating pabayaan lamang. Kaya ang kinakailangan dito ay maimbisigahan ng gusto upang makita natin kung sino talaga yung mga kasama sa mga gumagawa ng mga kalokohan dito sa loob. Sir, you mentioned maraming milagro. Mm-hmm. Can you expound on that? Nung nagpagalugad siya, Oplan Galugad, di ba? Sa loob ay napakarami na namang talim na nahuli at granada, meron pang granada na nahuli sa loob. At kaya nga ito ay isang sinyalis na marahil may mga nagpapalusot nung araw ng mga bagay na ito, samantalang nung siya ay pumasok dito, nalinis na nila ang loob ng Bucor, ang loob ditong maximum security, ngunit ngayon ay marami na naman. At marahil may mga tao nakasabwat ang marami sa mga PDL upang magkaroon pa rin sila ng mga bagong patalim na naroon sa loob. Sir, I understand din po sa Galugad, marami rin daw pong na-recover ng mga construction materials. Marami silang nakuha dito. Sari-sari na mga bagay na pwede mong sabihin na kontrabando ay nakita sa loob. At ito talaga yung isang pinag-uusapan namin kanina, sapagkat tinatanong ko nga kung meron bang pinapayagan na delivery sa loob. Kung meron anong pinapayagan na ipasok sa loob ng kulungan, meron ba rito ang delivery service na pumapasok? Meron bang pinapasok dito yung mga kamag-anak? Ano ba ito mga bagay na ito nangyayari? Kaya ito yung nililinaw namin upang sabihin nga na dapat yung bawal talaga, hindi maaaring magkaroon ng puwang itong pagbabawal na ito. Opo. Tapos, sir, tama ba, from 2,000, ibinaba na po sa 1,000 yung allowed na
pera ng hawa, kahit in person or via virtual wallet ng mga PDL? Hindi ko pa masyadong nakukuha yung bagay na yan. Hindi kami umabot sa detalye ng GCash problems dyan. No? Pero ang sabi nga, yung malaking problema namin dito talaga, yung negosyo na naroon sa loob ng mga empleyado mismo ng Bucor na siyang tumatayo na humahawak na negosyo ng GCash at nangungumisyon sa bawat pasok ng pera dahil nga sabi nga natin, ito'y pinapayagan dahil ito'y coping mechanism sapagkat gutom na gutom at kunang na kulang ang tustos ng gobyerno sa pagkain ng mga nakakulong, ng mga PDL. Meron po ba tayong mga gagawin na measures para hindi po magamit yung ganito pong pera para naman po sa mga kontrabando or doon po sa mga illegal na droga? Ang sabi ko nga, ang talagang mahalaga rito, mapaliit na yung mga kulungan, mapataas ang pantustos na pera para mas mabuhay naman sila na maayos sa binibigay na pantustos ng gobyerno. Sapagkat sa ngayon, ang pantustos na 70 pesos ay talagang alam natin kulang na kulang. Ngunit habang malaki ang kulungan na ganito kalaki, pinakamalaki na mega prison, ay talagang hindi mauubos ang problema sapagkat napakalaking negosyo ang lumalabas sa bawat pagkilo sa loob ng maximum security sapagkat napakalaking negosyo nga ang naririto. Tapos, sir, kahit po si DG Patapang talagang ine-enforce naman po yung mga batas doon, talagang mahirap? Mahirap kasi marami kasing dating gawin na kinaugalian ng mga empleyado. At alam naman natin na hindi naman santo yung mga nanari rito. Marami talaga rito ay sanay talagang kumita na halang ang bituka. Kumita sa bawat paraan na meron. Kaya ang pagkita ng pera sa loob ng bilibid ay isang industriya na ng mga tao na marami sa kanila ay mga empleyado nga mismo ng bilibid. Ito'y sinikap ng baguhin sa ilang batas na ginawa upang mabago ang mga empleyado upang maritiro yung marami. Ngunit hindi pa rin tayo tapos sa prosesong yan. At ito nga ay mahalaga na makausap namin muli ang Civil Service Commission tungkol sa bagay na ito. Sapagkat ang mga kinasanayan ng mga gwardiya sa loob ay hindi naman talaga sila. Nung araw ay Bureau of Prisons yan, prison guard sila. Nung Bureau of Corrections, wala naman siya ng corrections education. Kaya ang nangyayari dito, yung mga lumang tugtugin, hindi pa rin mawala-wala ang mga kinaugalian ng mga tao sa loob. Isa yan sa mga problema ngayon sa reforma talaga na nais natin patupan sa loob ng Bureau. Sir, ano po yung gagawin natin para po masawata ito pong kumbaga corruption na po ng mga mismo mga gwardiya? Yun nga, marami dyan, patadari natin sa malayo-layo na mas kaunti ang kanilang responsibilidad. Yung iba naman, titignan natin kung ano pwede mangyari sa Civil Service Commission upang ma-retire na natin yung marami rito na hindi naman talaga dapat na nagbabantay na o kasama na sa Bucor. Kasi marami talaga hindi talaga angkop ang kanilang kaalaman at kinasanayan, kinaugalian at kakayanan sa pagbabantay ng isang napakasensitibong pwesto kung saan nais natin ipatinuin ang lahat, ngunit lalong napapasama dahil sa mga naging ugali na nung araw. Sir, what about mga lifetime check, sir? Isa yan sa ating tinitingnan at ito mga susunod na araw pagdating ng budget, isa yan sa mga pag-uusapan namin sa Kongreso sapagkat marami tayong hinihingi na NBI agents, marami tayong hinihingi na bagong prosecutor, marami tayong hinihingi na mga bagong items para palakasin ang DOJ sapagkat ngayon kulang na kulang ang tao natin upang gawin ang lahat ng dapat gawin sa loob ng responsibilidad ng DOJ. Sir, other topic. Sir, yung 17-year-old na namatay po doon sa isang operation pero mistaken identity. Paano po ba natin mapuprosecute ito ng mas maayos? Paano po ba natin maiiwasan yung mga ganito pong klase ng insidente? Police.
Yung police, sir. Yung police na sa Navotas. Sa Navotas. Well, ano yan eh. Imbestigahan natin yan. Titignan natin kung ano nangyari. Kaya lang kasi nga yung standard operating procedures kasi ng police, yung protocol, dapat yan, well-defined yan. Actually yan, dapat may body cam yan eh. Kung mayroong operation talaga, ang body cam is really mandatory. Eh, marami kasi hindi sumusunod eh. Isa yan sa mga problema natin ngayon talaga. Maraming ayaw mag-body cam, ayaw sumunod. At ito yung mga nakikita ng Korte Suprema na problema rin talaga ng nangyayari sa ating police enforcement. Kaya pag-uusapan namin yan ni Secretary Abalos pati na ilang araw. Okay? Ano yan eh? May mga bagay kasi na dapat talagang dalhin sa NAPOLCOM. May mga bagay na dapat dalhin sa PLEB. Iba-ibang level of jurisdiction. Pero marami kaming iniisip na mas magandang approach sa police discipline na maaari marahil ay magiging mas epektibo pagdating ng panahon. Pinag-iisipan ng gusto ng mga yan at darating din tayo dyan sa mas magandang uri ng pagdisiplina sa ating kapulisan pagdating sa ganito mga sitwasyon. Okay, salamat ha!